Good day guys, this is Jason today. So balik tayo sa uli sa ating Hisense LED TV na 39 inches na ginawa natin na nakaraan. So dati is power lang, nasira niya. And ngayon is nagkakaroon siya ng problema na nagkakaroon siya ng double image. Ayan, sorry ah, hindi tayo ano ng bulaga. Pero ayan, nakita niyo yung EBU, dumoble siya. So parang paano lang pasumpong-sumpong, pero ano siya, masakit na sa mata pag papanuorin natin. So tingnan natin sa signal, check natin sa AV no. Kung ano yung ano. So nakikita niyo yung no signal na sign na yan. So nakikita niyo nagkakaroon siya ng double yan, may naiiwan siya na shade. Para siyang may shadow. Okay, yan, pasumpong-sumpong siya ganyan. Yan. Other than that, yun lang ang problema niya. Parang double image na malabas. So, meron tayong napanood na YouTube video kay Skill TV. Yun ang direction niya. May tinuro siya ng mga yung mga dapat nating i-check doon. So, ang pwede nating hanapin doon yung sinasabi niya LC1 and LC2 na i-isolate muna agad yon. Yun muna ang unang gagawin para ma-check natin kung yun nga ba ang problema. So, ito yung T-con board niya. Hindi ko alam kung T-con board niya ba talaga yan. So, nandiyan na yan. Magkasama na yan. Medyo madilim talaga kasi wala tayong masyadong magandang ilaw dito sa area natin. Sa lamesa ko lang ito nakapatong. At ito yung mga yan. Ito yung pinaka-signal producer. Ito yung DC-DC converter niya. So, dito tayo maghanap ng power sa power supply niya. Dito tayo mag-check. So dito nakikita ko medyo maliliit lang na na letters. Actually gumamit pa ako ng magnifying glass kasi nga malabo na rin paningin ko. So nandito nakalagay yung LC1 and LC2, dito ko na trace. Dito ko nakikita yung LC1 and LC2 na sinasabi ni Sir sa Skill TV. Ayan. So ayan yung LC1 yung pinakadulo. Yung test point niya yung mga bilog-bilog na maliliit na yan. Siya yung pinakadulo. Yan. Then, nandito na rin yung LC2 na nandiyan na rin sa area na yan. So, ang gagawin natin is, naghanap ako ng area na saan siya pwedeng, parang continuity test lang. So, dito sa cuff niya ito, dapat dito kang maghanap. Unfortunately, hindi ko kayang, katulad ng ginagawa nila, na maghihinang o magtatanggal ng insulation dito. So, dito ako nag-check dito. Sa mga resistors na yan, nakasiris ng mga nakaparalan mga yan. Tinignan ko ano yung mga kung nasan dito. So, ito yung tinignan, nakuita ko ito. Itong dalawang to na actually tinanggal ko sa hinang. Okay? So, yung dalawang yan, continuity siya dun sa kabila, sa LC1 tsaka LC2 dun sa kabilang test point. Dito siya tumuloy. Okay? Yung dalawang yan na, mahirap kasi yung, maliliit kasi yung pyesa, kaya kailangan i-zoom in natin. Yan, yung dalawang yan. Na nakita niya parang nakabaligtad na yung resistor niya kasi ginamit ang in-isolate ko na. So R607 and R608 pala yan. So yan ang inangat muna natin. Yan yung inangat ko muna, in-isolate ko. So kung ganito yung ito yung sinasabi niya na actually nga dapat hindi sa resistor tayo mismo sa cuff tayo magtatanggal, pero tinek ko na lang muna kasi mahirap nga dun sa cuff tayo magpuputol. Di ko kaya yung kasi sobrang liliit noon at wala akong panghinang na maliit ang tip. So, dito muna ako nag-check. So, te-test natin ngayon kung sa pag-isolate ng LC1 at LC2 kung magiging okay na yung lalabas sa screen natin. So, naka-plug na siya. I-power on ko lang. So, hopefully, easy fix ulit ito kasi medyo kailangan natin magamit yung TV. So, nag-open na yung backlight. Pinalitan ko na rin yung ating nasirang capacitor uli ng bago kasi yung hiram lang natin sa ibang power supply yon. So, iangat ko lang to Wait lang. Sorry, nakabaligtad dyan pagka nalabas. Ayun si Hisense, nababas na. At mukhang hindi naman nag-shadow. At mukhang easy fix tong nangyari sa atin na to. Mukhang natsambahan na naman natin. Ay, salamat. Dati, kung binalabas. And guys mo, hindi naman siya nag-double image. So, te-test ko siya mamaya. Lalagyan natin siya ng signal. Kung yung color niya is same at maayos. So, test tayo guys. Power on natin.
And ayos na yung kulay ng Hisense niya, hindi na nagbago. Gawala muna tayong input. Nakita yung signal, hindi na siya nag, ano, wala na siyang naiiwan na image. Like kanina, meron siyang naiiwan na image. So, test natin. Mukhang okay na to at mukhang natsambahan natin. Nice! Source. Sorry, magano na lang tayo. Mag-i-air muna. Okay na. Nawala na yung shadow at nawawala na yung naiiwan na nagbiblink. Wow! Galing ha. Easy fix. Active yung mga YouTube ah. So guys, running na itong ating TV for about 4 hours na siya. So, tinest ko kasi kung halimbawa magkakaproblema, no, makikita natin. So far naman, good news, walang naging problema na as in nag-incorporate na ibang problema. Once na uminit kasi iba, katulad nitong sinasabi ni Sir sa Skill TV na pinapanood natin sa ngayon. Wala namang ibang problema na nag-incorporate after na medyo mga ilang oras na pinaplay natin siya. Ewan ko lang, check ko lang sa ibang after mga ilang weeks kung babalik ba yung problema. So, yung sa kanila kasi nung siya nagka-cut siya, magkakaroon ng mga ganyan, yung mga guhit-guhit, nawawala yung signal. So, or pumapangit lalo yung ano ng screen. Yung sa atin, nung tinanggal natin yung in-isolate natin yung LC1 and LC2, natsambahan natin kagad doon sa side na yon, doon ang problema. So, okay na siya. At nakakapanood na tayo uli. Though, hindi naman smart TV yan. Naka-plug lang yan sa PlayStation. Kaya nakakapanood tayo ng YouTube or ano sa internet. Okay, salamat. Shoutout nga pala uli kay Skill TV, very helpful yung kanya mga videos. You know, so kung gantong same model at ganun ang problema, unahin yung i-check yung ganung part LC1 and LC2 dun sa may resistors, dun ako nagtanggal, nag-isolate. Kaya check nyo na lang. So guys, huwag kalimutan na i-like yung ating video. At the same time, baka hindi ka pa subscribe sa ating channel, paki-click na rin po yung subscribe para in-support rin sa ating channel. The same time, huwag kakalimutan yung ating notification bell para every time na may bago tayong upload na video is mapapanood nyo agad. So again, see you on my next video. Thank you for watching.